Magandang umaga mga ka-Agri TV. Nandito tayo ngayon sa Terra Nature Farm. Tara, samahan niyo ako. Papasyal ko kayo. Ako ay dating pulis. Nag-retire ako in 2006. Pero naging provincial director ako dito sa Bataan, the whole of Bataan. Nung mag-retire ako, I chose to engage in farming kasi ang puso ko ay nasa lupa, nasa farming. So, since 1991, nandito na kami pero hindi namin ginalaw. Sa umpisa kasi, wala kaming plano dito sa farm. Parang puntahan lang namin during weekends. Pero nung nagkaroon ng seminar na inoffer ang Villar Sipag, nakapag-attend ako and I was inspired na magtayo nito dahil nakita namin, kahit yung mga friends ko, nakita nila na appropriate itong lugar na gawing parang farm. So nag-apply kami, nag-seminar, yung aking dalawang anak nag-undergo ng organic farming training sa TESDA and sila na ngayon ang namamahala dito. So pinangalanan na rin namin since Terra means Earth, Terra Nature Farm. Pagpasok niyo pa lang sa approach, makikita niyo yung mga seedlings natin ng kape at saka seedlings ng ilang-ilang. Why kape? Kasi may boom ang kape and we would want to be part of the revival of the coffee business in the Philippines. Why ilang-ilang? I was inspired by Congressman Paul Batawil of Pangasinan kasi yun ngayon ang advocacy niya. Ang ilang-ilang ay nagpo-produce, before we were the number one in the production of ilang-ilang oil in the world. Nagkaroon ng problema pero ni-revive ni Kong Paul. So I wanted to take part in it also, so nag-start kaming mag-seedlings ng ilang-ilang. Why? Because 1 liter of the oil of ilang-ilang commands a very high cost, 45,000 pesos ang isang litro. So later on siguro, we intend to put up a small laboratory where we can extract the oil. After 2 years, mabumulaklak na yan eh. So, you can expect the whole farm to be mabango. Ang manggahan namin, we have more than 200 na puno ng mangga. Initially, nag-venture kami sa pagpo-produce o pag-ano ng mangga. Kaya lang nakita namin nung mga nakakaraan, dahil hindi pa kami masyadong aral sa pag-aalaga ng mangga, hindi kami kumikita. But with the opening of other markets other than Japan, katulad ng Russia, nag-open yata sa atin ng merkado ng mangga, we intend to intensify our mango production and I'm very sure na we can join yung export ng mango kasi ano to eh, ang rootstock nito is from Zambales and the best rootstock of mangoes I guess is from Zambales.
Terra Nature Farm is planned to be an agritourism area site. Kung mapapansin ninyo, nasa pagitan kami ng dalawang bundok at meron kaming batis. Wala na halos lugar na ganyan dito. And we take pride in the resources that we have here. Later on siguro, pagka naka-build na kami ng mga structures na appropriate sa area, kasi ayokong lagyan ng mga konkreto na mga structures, i-open na talaga namin ito for agritourism site. Ang Terra Nature Farm ay para din sa mga gustong magbalik tanaw sa kanilang mga kabataan. Ang sabi kasi ng mga maraming pumupunta sa amin dito, pag nakatulog sila sa tent, parang naaalala nila yung Girl Scout days, Boy Scout days, and maraming natitrigger na memories. Iniimbitahan po namin ang mga nature trippers, nature lovers, mga mahilig umakyat sa bundok, mahilig magbike, mahilig kumain, para ma-enjoy nyo po ang aming farm, ang Terra Nature Farm, a haven nurtured by nature.